Sa tayo ngayon kay Diwata. Charot lang. Ano naman ang gagawin natin doon kay Diwata pag pumunta tayo doon? Kakain tayo ng paris, kakain tayo ng manok, kakain tayo ng baboy. Iyan dami namang paris diyan sa gilid, no? Ba't pa tayo pupunta doon kay Diwata para lang makakain ng paris, Diwata, overload. Di ba? Di na, no? Ang daming tao daw doon, mahaba yung pila. Tapos ang init-init. Baka doon pa tayo may stroke, no? Pumunta na lang tayo sa ibang lugar kung saan na hindi tayo masyadong maiinitan. Sobrang init pa naman ng panahon ngayon. Pero tatry natin yan si Diwata. Susubukan natin yan kung kakayanin ng katawang lupa natin na makarating doon sa kanya. Tatry lang natin kung kaya yung init at kung hindi tayo matumba sa sobrang init doon, no? Kasi yung mga tao daw doon nagtsatsaga eh. Siguro kakaiba yung ano, yung luto ni Diwata. Sobrang sarap siguro ng paris ni Diwata, kaya pinipilahan. Baka may mahi ka o may gayuma, no? Na magic yata yung mga tao kaya napunta doon. Kaya sila nagtatambay doon kay Diwata. Eh, kumbaga, sapat-sapat lang naman daw yung sarap ng luto ni Diwata, pero talagang dinadayo ng maraming mga Pilipino. Ewan ko sa kanila, anong mayroon doon. Pero pagka sinipag tayo, pupunta natin si Diwata, no? Makikikain tayo doon. Siyempre, magbabayad tayo. 100 pesos daw bawat order noon eh. Only rice na. So try lang natin, makikisabay lang tayo doon sa uso, di ba? Ganun lang, gaya-gaya, puto maya, di ba?